Hello mga kawamat, in this video lesson, we will discuss illustration of limit theorems. So meron tayong 9 theorems dito. So simulan natin sa theorem number 1. So theorem number 1, the limit of a constant is itself. If k is any constant, then the limit of k as x approaches to c is equal to k. So ibig sabihin class, kapag may given tayong constant dito, so, kung ano yung nakalagay dito na constant, yun na mismo yung sagot natin. Halimbawa, the limit of 5 as x approaches to 2/3. So, ano yung constant natin dito? 5. So, ibig sabihin, ang sagot natin sa number 1 is equal to 5. Number 2, so the limit of negative 3 as x approaches to 2 or approaches to positive 2. So, tingnan natin dito, by using theorem number 1, kung ano yung constant natin dyan, so yun na rin yung sagot natin. So ang constant natin dito is negative 3. So the limit of negative 3 as x approaches to positive 2 is equal to negative 3. Okay, example number 3 for theorem number 1. So the limit of 5 over 7 as x approaches to 0. So since again, constant ito, so, kahit anong number pa yung nakalagay dito, basta kung ano yung nakalagay na constant, yan pa rin yung sagot natin. So, the answer is 5 over 7. So, madali lang yung theorem number 1. So, proceed tayo sa theorem number 2. Theorem number 2, the limit of x as x approaches to c is equal to c. Ibig sabihin, this may be thought of as the substitution law because x simply substituted by c. So, kung ano yung value dito, ipapalit lang natin kay x. So, that will be the answer. Or, madaling tandaan kung ano yung nakalagay dito sa c natin, yun na rin yung sagot natin by using theorem number 2. So, for example, so the limit of x as x approaches to 7 is equal to what? So, theorem number 2, ano kaya ito? So, kung ano nakalagay dito, yun ang sagot natin. So, equals to 7. So, the limit of x as x approaches to 7, the answer is 7. Next, number 2, the limit of x as x approaches to negative 0.002. So, ano kaya yung sagot natin? So, theorem number 2 pa rin. So, kung x yung nandito, kung ano yung nakalagay dito na value, yun ang sagot natin. So, the answer is negative 0.002. And last, the limit of x as x approaches to 3/4. So, x pa rin yung nandito. And then, kung ano yung nakalagay dito na value, that is the answer. So, the answer is 3/4. So, tatandaan lang kapag x yung nandito, kung ano yung nakalagay na number dyan, yun mismo yung sagot. So, theorem number 1, theorem number 2. So, nakadalawang theorem na tayo. Proceed tayo sa theorem number 3. So, theorem number 3, the constant multiple theorem. So, the limit of k times the function of x as x approaches to c is equal to k times the limit of the function of x as x approaches to c is equal to k times L. Yung L referring kung ano yung sagot natin dito. So, ibig sabihin lang nito class, kapag meron tayong given na let's say may constant tayo at x, so yung constant natin ilalabas natin dito or ilalagay natin sa unahan ng limit natin. So, kagaya dito. So, nilagay sa unahan yung k. So, halimbawa, limit of 8x as x approaches to 3. So, ang unang gagawin natin, class, so may x tayo and then may constant. So, ang constant natin, ilalagay natin sa unahan dito. So, paghihiwalayin lang natin, no? Not necessary na paghihiwalayin. So, pang ililipat nyo lang yung constant natin sa unahan. And then, 8 times, so again, class, ha? Nilagay natin sa unahan yung constant natin. Kapag ganito, by using theorem number 3, 8 times limit of x as x approaches to 3. So, since kanina, using theorem number 2,
So, theorem number 2, anong sagot natin dito? That is, kung x to, kung ano yung value dito, yun din ang sagot. So, ibig sabihin, ang sagot natin dito ay 3. So, evaluate natin. So, that is 8 times 3. So, saan ulit nakuha yung 3? Dito yung class. Diba? Applying theorem number 2, na kung saan yung x, kasi x yung nakalagay dito, kaya ang sagot nito ay 3. So, 8 times 3, the answer is 24. So, ibig sabihin, the limit of 8x, as x approaches to 3, is equal to 24. Another example, if the limit of f of x, as x approaches to c, is equal to 5, then, okay, the limit of negative 12 times the function value of x, as x approaches to c, so again, may binigay na given ng f of x, and that is positive 5. So, kung i-apply natin yung theorem number 3, so saan mapupunta si negative 12? Sa unahan. Okay, so ilalagay natin siya sa unahan, so that is negative 12 times the limit of f of x, wherein yung f of x natin ay equal sa 5. So, kung 5 yung nandito, that is constant, no? So, pag in-apply natin yung theorem number 1, kung 5 yung nandito, ang sagot nito ay 5. So, the answer will be negative 12 times 5. The answer is negative 60. So, kung mahirap tandaan yung mga theorem, kung ako sa inyo, ulit-ulitin nyo lang, no, yung mga theorem o kaya ilista nyo sa index card para nasusundan nyo yung bawat theorem. Next, theorem number 4, the sum and difference theorem. So, yung sum and difference halos kapareho lang, magkaiba lang sa operation. So, gamit ang dalawang limits natin. So, may dalawang function tayo dito, f of x and g of x. So, dito, limit of if f of x as x approaches to c is equal to L. And the limit of g of x as x approaches to c is equal to m. So, ito yung gagamitin natin. So, the sum theorem. So, the limit of f of x as x approaches to c plus g of x. Or, the limit of f of x plus g of x as x approaches to c. So, ang gagawin lang natin, class, paghihiwalayin lang natin ito. Paghihiwalayin yung dalawa na kailangan ito yung tatandaan nyo. Na kapag addition ang ginamit, dapat dito addition din ang gagamitin natin. Okay, hindi pwedeng subtraction yung gamitin nyo dito. So, kung addition, addition din dito. So, paghihiwalayin nyo lang ito, and then kukunin natin yung limit nila. So, the limit of f of x as x approaches to c plus the limit of g of x as x approaches to c is equal to L plus m. Same with the difference theorem. So, ang pinagkaiba lang, subtraction lang yung operation na ginamit. For example, the limit of 2x plus 7 as x approaches to 2. So, meron tayong 2x plus 7. So, ang unang natin gagawin, kagaya dito sa binigay na theorem, paghihiwalayin natin yung dalawang ito by using addition na operation, no? So, paghihiwalayin natin sila. So, pag magkasama yung 2x and then ihiwalay natin sa 7. So, that will become the limit of 2x as x approaches to 2 plus the limit of 7 as x approaches to 2. So, ito yung addition natin. So, ito yung 7 at nandito yung 2x. So, kung mapapansin natin sa kaninang theorem natin, theorem number 3, yung constant multiple theorem. So, anong gagawin natin dito? Kapag meron tayong constant saka x, so, ang gagawin muna natin ay ilagay natin yung 2 sa unahan ng limit natin. And then ito, pwede na natin evaluate. By theorem number 1, the answer of limit of 7 as x approaches to 2, the answer ay 7. So, but before that, sige, ilagay muna natin sa unahan yung 2. So, that it's 2 limit of x as x approaches to 2 plus
So anong sagot natin dito? By applying theorem number 1, since constant siya, so kung constant, kung ano nakalagay mismo na number dyan, yan mismo yung sagot. So that is positive plus 7. And then ito, next natin, that is 2. So anong sagot natin sa limit of x as x approaches to 2? So ito, paano natin kinukuha? By theorem number 2, kapag x yung nandyan, and then anong nakalagay na value dito, yun na mismo yung sagot. So 2 times 2 plus 7. And 2 times 2, that is 4 plus 7, the answer is 11. Another example, kapag gamit naman yung difference. So limit of 9 minus 4x as x approaches to 3. So anong mangyayari dito? Paghihiwalayin muna natin. So paghiwalayin natin si 9 kay negative 4x. So the limit of 9 as x approaches to 3 minus the limit of 4x as x approaches to positive 3. So kagaya dito, no, meron tayong 2x, dito may 4x din tayo. So kagaya ng ginawa dito, so ilalagay natin, i-apply natin yung theorem number 3 na kung saan si 4 ilalagay natin dito sa unahan ng limit natin. So ito pwede na natin sagutan kasi may constant tayo dito, alam na agad natin yung sagot dito. So that will become 9 minus and then yung 4 nilabas na natin or nilagay sa unahan ng limit. So minus 4 times the limit of x as x approaches to 3. So theorem number 2, apply yung theorem number 2. So anong sagot natin dito? Kapag x yun dito, so that is 3. So 4 times 3. So 9 minus 4 times 3, 4 times 3 is 12. 9 minus 12, the answer is negative 3. Next, theorem number 5, the multiplication theorem. So multiplication theorem ay kagaya lang ni ng sum and difference. Ang pinagkaiba lang, of course, multiplication yung operation na gagamitin natin. Okay, so the limit of f of x times g of x as x approaches to c is equal to the limit of f of x as x approaches to c times the limit of g of x approaches to c is equal to l times m. For example, so let the limit of f of x is equal to 4 as x approaches to c and the limit of f of x is equal to negative 5 as x approaches to c. Then, so if we're going to use the multiplication theorem, so we're going to multiply the limit of f of x. So yung the limit of f of x natin, that is positive 4. Since constant yon, pag kinuha natin, 4 na lang. And then times the limit of g of x. So the limit of g of x and g of x is equal to negative 5. So this will be negative 5 and this is g of x. So palitan lang natin ng g of x para hindi tayo malito. Alright, so since meron tayong value ng f of x and that is positive 4 and g of x is negative 5, so yun lang din ang gagawin natin. So that is 4 times negative 5, the answer is negative 20. Since constant naman yung theorem number 1, apply natin yon, so makukuha natin si negative 20. Another example for theorem number 5, so the limit of 4 times the quantity of 3x plus 2. So meron tayong 4, tapos minultiply natin dito kay 3x plus 2 as x approaches to 2. So paano natin gagawin ito? So una, by applying the multiplication theorem, paghiwalay rin natin, okay? So the limit of 4 as x approaches to 2 times. So ito magkasama muna. Kaya i-group natin sila. So lalagyan natin sila ng close bracket dito. Kasi kailangan pa natin silang paghiwalayin, di ba? Okay, kasi meron tayong addition na operation. So times the limit of 3x as x approaches to 2 plus the limit of 2 as x approaches to 2. So pinaghiwalayin muna natin. And then, so ito, the limit of 4 since constant siya, so yung sagot natin ay 4 na agad, times dito ay
apply natin yung theorem number 3 na kung saan si 3 ilagay natin sa unahan. So that is 3 times the limit of x as x approaches to 2 plus 2. Bakit 2? Since constant ito, so yun na ang mismo ang sagot. So ito na yung kailangan natin sagutan, yung limit of x. Since 2 yung nakalagay dito, so ibig sabihin the limit of x as x approaches to 2, the answer is 2. So that will become 4 times 3 times 2 plus 2. 3 times 2 is 6 plus 2 is 8. So that is 8 times 4. The answer is 32. Next, theorem number 6, the division theorem. So sa the theorem na to, ang tatandaan lang natin, dapat yung denominator natin or yung value ng m natin should not be equal to 0. Kasi kapag nag-zero yung denominator natin, yung sagot natin undefined. Okay, so wala tayong makukuhang solution. So undefined yung magiging sagot natin. So yun ang tatandaan, dapat hindi mag-equal sa 0 ang denominator. So the limit of f of x over g of x as x approaches to c is equal to the limit of f of x as x approaches to c all over the limit of g of x as x approaches to c is equal to L over m. So for example, we have the limit of 2x plus 5 all over x plus 3 as x approaches to 2. So isa-isahin natin, no? Gayahin natin yung formula, yung theorem na binigay. So ilalagay natin is equal to the limit of 2x plus 5 as x approaches to 2 all over the limit of x plus 3 as x approaches to 2. And after that, okay, so apply natin yung mga previous na theorems. So ito theorem number 3. So yung constant multiple theorem. So ito yung gamitin natin na kailangan ilagay natin sa unahan yung 2 since ito ay x, 'di ba? Ang sagot natin dito ay 2. So 2 times 2 plus since ito ay constant. So, ang sagot natin dito ay 5. So, dito sa denominator, ito kasi makukuha na natin. So, that's the limit of x as x approaches to 2. Since x ito, ang sagot natin ay dito ay 2 na agad. Plus, okay. So, dito class, hindi na, kumbaga, hindi ko na pinakita na yung constant, ginanito ko pa. So, dinire ko na agad dito sa denominator. So, this is 2 plus 3. And then, sa numerator natin, that is 2 times 2. 2 ang sagot natin dito kanina, plus 5. All over 2 plus 3 or over 5. So, the answer will be 2 times 2, 4 plus 5. That is 9 over 5. And number 2, if the limit of f of x is equal to 4 as x approaches to c, and the limit of g of x is equal to 0 as x approaches to c. So kung titingnan natin class, ang g of x natin ay denominator yan. So kung ang g of x natin equal to 0, automatic class yung sagot natin ay undefined. Diba? Kasi it is not possible to evaluate limit of f of x over g of x as x approaches to c, or we may say that the limit does not exist. Okay, theorem number 7, the power theorem. So, the limit of f of x, quantity raised to p, as x approaches to c is equal to the quantity of the limit of f of x, as x approaches to c raised to p is equal to L raised to p. So, ang gagawin natin class, kunin muna natin yung limits, and then, saka natin erase dun sa power niya. So, for example, so the limit of 2x plus 3 raised to 3 as x approaches to 2. So, ang gawin natin, kunin muna natin yung limit of value nung nasa loob, saka natin erase sa 3. So, kanina, na-apply nyo naman ito, no, by using theorem number 3 and theorem number 1. So, ilalagay natin as limit 2x as x approaches to 2 plus the limit of 3 as x approaches to 2.
Okay. So, ito class, alam natin, by applying theorem number 3, na si 2 ay ilalagay natin sa unahan. So, magiging 2 times the limit of x as x approaches to positive 2 plus 3, bakit 3? Dahil constant ito, so 3 na lang yung sagot. And after that, so yung limit of x as x approaches to 2, since x ito, kung ano yung nakikita nyo number dito, yun din yung sagot. So that is 2 times 2 plus 3, and that is 7 cubed. So 7 times 7 times 7, the answer is 343. Okay, so ganyan ginagawa yung power theorem. So unahin muna natin kunin yung limit value niya, saka natin erase dun sa power niya. Theorem number 8, the radical or root theorem. So sa radical root theorem, the limit of the nth root f of x as x approaches to c is equal to the nth root of the limit of f of x as x approaches to c is equal to the nth root of l. So ang gagawin dito sa theorem number 8, kumbaga ito, ipapasok natin yung limit niya dito sa loob ng radical natin. So tatandaan nyo, kapag even number yung nth root natin, automatic yung sign niyan positive. Pero kapag dito, kapag add number, possible na makakuha tayo ng negative sign. Okay? So negative yung sign ng sagot natin. And then kapag dito sa loob ng radical, so hindi na wala tayong makukuha kapag negative yung sagot dito sa loob ng radical. Okay? Kapag yung sagot na mismo. Okay, let's start. So for example number 1, the limit of the square root of x squared plus 5. So we read this square root kasi yung nth root nito ay 2, pero kapag 3, cube root, di ba? Okay, the square root of x squared plus 5 as x approaches to 2. So, itong limit natin, ilalagay natin, paghihiwalayin natin ito sa loob ng radical natin. So, magiging the limit of x squared as x approaches to 2 plus 5. So, dito hindi ko na nilagyan ng limit. No? Hindi ko na nilagyan ng limit of 5 as x approaches to 2. So, alam naman natin na constant siya, so automatic the answer is 5. So dito na lang tayo magbe-base. Since x ito, so ang sagot natin dito, di ba, isa-substitute lang natin yung c doon sa x natin, and that is 2. So magiging 2 squared. So the square root of 2 squared plus 5, and 2 squared is 4. Okay, and plus 5, the answer is square root of 9. And what is square root of 9? The answer is 3. Next, if the limit of f of x is equal to negative 4 as x approaches to c, then it is not possible to evaluate. Kasi class, magiging negative yung nasa loob. Hiwala tayong makukuhang real number na sagot. So, it is not possible to evaluate the limit of the square root of f of x as x approaches to c because, and then, the limit of f of x as x approaches to c is equal to the square root of negative 4. Since negative 4 ngayon na sa loob, and this is not a real number. Okay, limit of the polynomial function. So, ano lang ang tatandaan natin sa polynomial function? So, ito class medyo madali. Okay, parang shortcut ng pagsusolve. Kasi parang isa-substitute lang natin that the limit of p of x as x approaches to a is equal to p of a. So parang kukunin lang natin yung value ng a, tapos ipapalit natin, isa-substitute natin. And then kapag rational yung given, halimbawa may fraction kayo nakita, so yan ang given, ang tatandaan lang natin, dapat ang g of x natin, i-check natin na kapag sinubstitute natin yung x dun sa denominator, baka mamaya equals si 0. So, kailangan yung g of x natin ay hindi mag-equals kay 0. So, halimbawa, the limit of 9x cubed minus 7x squared plus 2 as x approaches to 2. So, ito ay equal sa f of 2 kasi yun yung value ng c dito o yung a natin. Okay? Minsan a, minsan c ang ginagamit sa ibang libro. Okay? So, x approaches to 2. So, yun ang value ng
x natin. So, si 2 yung ipapalit natin sa lahat ng x. So, isa-substitute lang natin. 9 times the quantity of 2 cubed minus 7 the quantity of 2 squared plus 2. So, unahin muna natin yung 2 cubed, saka i-multiply kay 9. 2 cubed is 8 times 9 minus, okay, 2 squared is 4. So, that is 7 times 4 plus 2. Then, 9 times 8, 72. Negative 7 times 4, that is negative 28 plus 2. So, the answer is 46. So, madali lang, no? Isa-substitute, parang function lang. Nag-evaluate tayo ng function. Okay, so for number 2, the limit of x squared plus 3 all over x cubed minus 2x plus 1 as x approaches to negative 3. So dito class, i-check natin si negative 3. Baka mamaya pag sinubstitute natin, yung negative 3 natin dito sa denominator ay mag-zero na agad siya. So wala tayong makukuha ang sagot doon. So try natin. So negative 3, that is 27. So negative 27. Ito naman, negative 3, 2 times 3, or negative 3, that is positive 6. So, kung ito ay, 27 plus 6, so hindi mag-equal sa 0, no? So, pwede ito. So, i-substitute natin sa negative 3. So, negative 3 squared plus 3, all over, negative 3 cubed, okay? Minus 2 times negative 3 plus 1. So, negative 3 times negative 3, that is positive 9 plus 3. And sa baba naman, negative 3 cubed, that is negative 27. Negative 2 times negative 3, that is positive 6 plus 1. So, magiging 9 plus 3, 12. So, ito ay negative 20. So, pwede pa natin i-reduce to or babaan yung value ng final answer natin. So, pwede natin itong i-lowest term by 4. Okay? So, by 4. So, 12 divide 4, that is 3. And negative 20 divide 4, that is 5. So, yung negative sign, ilalagay nyo sa gitna. Okay? And that's all. So, sana may naintindihan kayo dito sa 9 na theorems na didiscuss natin today. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo for more video tutorial. This is your guide in learning your math lesson, your WowMath channel.